Sa mga balitang mayroong pag-asa. Kampanya kontra paninigarilyo, alak at droga, inilunsad ng mga Adventista sa Dagupan City. Mga pastor at leader ng mga simbahan sa Northeast Luzon Mission, sumailalim sa pagsasanay para maging handa sa sakuna at kalamidad. Mga asawa ng mga pastor sa Central Luzon Conference, tagumpay na nagtapos sa Continuing Education Program. Ika-isang daan at tatlong anibersaryo, masayang ipinagdiwang ng Lipa City Seventh-day Adventist Church. Espesyal na Sabbath program, pinangunahan ng mga guro at mag-aaral ng Legazpi Adventist Elementary School para isulong ang Adventistang edukasyon. Isang linggong pananalangin o Week of Prayer sa San Jose Seventh-day Adventist Church, pinangunahan ng mga munting bata. Adventist Youth Ministries, sentro ng programa sa Upper Laguna District Fellowship. Fun Run and Health Walk, isinagawa ng mga Adventista bilang bahagi ng Palawan Mission 14th Anniversary Celebration. Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik kaming muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Inilunsad ng mga Adventista sa Dagupan City ang SAD-free o Smoking, Alcoholism and Drugs-free campaign na idinaos sa People's Astrodome ng naturang syudad. Doon ay nakatuwang ng Adventist Community Services ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng adhikaing makaiwas ang mga mamamayan, lalo na ang kabataan sa masamang naidudulot ng mga bisyong sigarilyo, alak at droga. Si James Michael Alvarez para sa Balitang May Pag-asa. Sa pangunguna ng Adventist Community Services ng Dagupan City Church, isang makabuluhang smoking and drug-free program ang dinaos sa lungsod ng Dagupan kamakailan lamang. Libo-libong mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa nasabing lungsod ang nagkakaisa upang makisa sa layuning ito. Ang nasabing programa ay masigla at edukatibo kung saan ang mga lektura ay nilahukan ni Pastor Rosel Zamora, Pastor Nestor Relioma, at ni Mr. Sao Bengwayan ng PIDEA Midland. Pinagmalaki ang pag-organize nito ng Adventist Community Services sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Emuel Asadan bilang leader. Pangunahin natin na layunin, natulungan sila na i-prevent to stand with the principle of no smoking, no alcohol, and no to drugs. Pinatunayan ni Pastor Relioma ang kahalagahan ng adhikain ng Iglesia sa pagtataguyod ng smoking and drug-free program. The SAD-free program is initiated by the church as a part of our ministry to the community. Bukod dito, buong pusong suporta rin ang ibinigay ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Belen T. Fernandez. Layunin ng lokal na pamahalaan na maturuan ang mga kabataan sa pag-iwas sa masamang bisyo. Ako'y nagpapasalamat sa Adventist Church for the SAD-free Dagupan. Malaking tulong po sa ating syudad. Because we also have your part of signing your vows and I'm coming up for it at the left side of the Dagupan City People's Astrodome. Na nagbigay ng full support, I am sure, unti-unti, mami-minimize na po, mawawala na po itong mga vices na ito. Higit pa, tumulong ang Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA sa pagsakotoparan ng programa. Sa isang makabuluhang talumpati, ibinahagi ni Mr. Sao Bengwayan, Chief Officer ng PIDEA Region 1, ang mga kahalagahan ng pag-iingat sa sarili laban sa masamang epekto ng droga. Because this is in support of the National Anti-Illegal Drugs Program. This is also in support of the Barangay Drug Clearing Program of PIDEA. And of course, these kinds of programs are the ones na makikita natin, the involvement of the community and of course the schools na makikita nyo dito, which is very important in suppressing the flow of illegal drugs, lalong-lalo na sa youth and of course the community. Isa sa mga kabataang dumalo sa programa ay nagbigay kahulugan sa mga natutunan. Ayon sa kanya, ang Smoking and Drug-Free Program ay nagbibigay hindi lamang ng impormasyon, kundi pati na rin
ng edukasyon para sa mga kabataan ng Luzon. Dear students, and we really need to start it young. As kabataan pa lang tayo, dapat we're aware already that we have to be out from smoking, alcoholism, and drugs because these are the things na could really ruin our lives. Ang Adventist Community Services ng Dagupan City Church ay taos puso nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-ambag at nakisa sa programa. Muling ipinaalala ang kahalagahan ng pagtutulungan upang masiguro ang kalusugan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Layuning magatid ng Balitang May Pag-asa mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si James Michael Alvarez para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng Disaster Ready Church Training ang Northeast Luzon Mission para sa kanilang mga pastor at mga leader ng simbahan. Doon ay nakatuwang ng Adventist Community Services o ACS ang ADRA o Adventist Development and Relief Agency sa pagbabahagi ng mga kalaman at kasanayang maghahanda sa mga delegado sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ang iba pang detalye nasa Balitang May Pag-asa ni Solomon Cadiz. Ginanap ang kauna-unahang Mission-Wide Disaster Ready Church Training of Trainers na isinagawa sa Northeast Luzon Mission. Dinaluhan ng 22 delegado mula sa 7 area ng Northeast Luzon Mission ang Disaster Ready Church Training of Trainers noong November 13 to 15, 2023. Dahil ang mga lugar na nasasakupan ng NAM tulad ng Cagayan at Isabela ay madalas tamaan ng bagyo, ang pagsasanay na ito ay tunay na maghahanda sa mga delegado at ang kanilang mga iglesyang nirerepresentahan para tumugon sa mga sakuna. Ang primary objective ng training na ito ay upang ma-equip ang ating mga area chairman, ang ating mga pastors and layman sa 7 area ng Northeast Luzon Mission to be fully equipped or be ready sa anumang disaster na darating, no, maging disaster ready church ang ating mga churches sa buong mission. Ang training na ito ay nagbigay atensyon sa 4 na tema: My Church, My Community, My Team, at My Response. Ito ay binigyan ng mga practical na lektura at workshop ni na Sir Karl Mark Morta, ang Monitoring, Evaluation, Accountability at Learning Officer ng ADRA, Pastor Jupiter Jacinto, ng Adventist Community Services Director, Engineer Joseph Ignacio, Pastor Antonio Padre, Dr. Reynald Joel Vescaro, at Sir Glenn Jan Abogado. Ang Disaster Ready Church ay napaka-importante po na maibahagi or ma-roll out doon po sa ating mga churches kasi ito po ay nagbibigay guide po sa ating mga church members paano po sila makapaghanda, paano po natin i-assess yung ating mga church members sa kanilang mga kapasidad at paano po natin makilala ang ating komunidad sa pamamagitan po sa pag-profile sa kanila at sa pag-mapping po sa kanilang komunidad. At saka po malaki din po ang tulong nito para magkaroon po ng grupo ang church na kung saan sila po yung may responsibilidad na mag-responde sa panahon ng disaster. Ang pagsasanay na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga dumalo na may paramdam ang tulong mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo sa mga nasakuna at nangangailangan. Napakaganda po ang programang ito sapagkat kami po ay natuto na upang maging handa sa mga panahon na kung saan ay dumarating ang mga sakuna, bagyo o lindol, kung ano man mga sakuna dumarating, lalong-lalo na sa aming lugar. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-ulat para sa Hope Today, NPUC News. Tagumpay na nagtapos sa mga asawa ng mga pastor na naging bahagi ng Ministerial Spouses Continuing Education Program sa Central Luzon Conference. Ang kanilang completion ceremony ay idinaos sa Baysa Adventist Academy Hall at ito ang kulminasyon ng kanilang naging pagsasanay at pag-aaral sa loob ng 2 taon. Ang Balitang May Pag-asa, ihahatid ni Joy Esteves.
Isang pagtitipon ang naganap nitong nakaraang November 19, 2023 sa Baisa Adventist Academy Hall. Nagkaroon ng Ministerial Continuing Program o Completer Ceremony na may 80 graduates. Ito ay binubuo ng asawa ng ating mga pastor at ito ay may temang Fiogeros na ang ibig sabihin ay nagniningas. Ang naging speaker ay si Pastor Noel Galang, Corporate Secretary ng Central Luzon Conference, at si Ma'am Delba De Chavez, ang Ministerial Spouses Association Coordinator ng NPUC, ang nagbigay ng charge o pagbibigay ng responsibilidad sa mga ministerial spouses na nagsipagtapos. Hindi mahalaga na siya'y matanyag, hindi mahalaga na siya'y sumikat, makilala, but she is the unseen hand in the ministry of her husband. Congratulations! Have a blessed journey as the unseen hand in the ministry of your husband. May God honor your commitment today to grow in your relationship with Him and to be the minister's wife God called you to be. Ating nakapanayam si Ma'am Hazel Viernes, ang Ministerial Spouses Association Coordinator ng CLC, upang magbigay ng konting ideya kung ano nga ba ang mga naganap sa seminar na ito. Ngayon po ay mayroon tayong Ministerial Spouses Association Completer Ceremony. Ito ay pagtatapos ng ginawa sa loob ng 2 taon ng certification levels 1 to 4. Ito ay para ang ating mga ministerial spouses ay mag-grow para po sa kanilang growth and development at maging effective lalo sa ministry na kasama ang kanilang mga pastor's husband. Marami kasi yung topic, iba-iba, no? May tungkol sa paano aalaga ng pamilya, paano mag-aral ng Bible study. Ako po personally, nagpapasalamat at talagang sinubukan ko. Nagsikap po ako na talagang mag-attend po ako tuwing may mga meetings na ganito po na paglago po namin bilang asawa ng mga pastor po. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Joy Esteves nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang ipinagdiwang ng Lipa Seventh-day Adventist Church ang kanilang 103rd anibersaryo. Ang kanilang selebrasyon ay napuno ng masasayang awitan, mga patutuo at mga mensaheng naglalaman ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa kanyang mga biyaya, pangunguna at pagpapala sa mahigit 10 dekada ng pagsamba at paglilingkod. Ang kaganapan nasa balitang may pag-asa ni Theresa May Faina. Sa pagdaraos ng 103rd anibersaryo ng Lipa Seventh-day Adventist Church, malugod na tumugon ang mga kapatiran sa pag-aalaala. Sumilyahin ito na may maningas na panawagan sa kanilang temang Radiant at 103. Nag-aalap ang eksaktong deskripsyon ng pag-aalaala ng 103rd pagtatatag ng bahay-sambahan. Napuno ang buong araw ng makalangit na musika, mga testimonya at auspusong pagsamba sa kabutihan ng Panginoon. Hindi lamang mga miyembro ng lokal na iglesia, maging mga kapatiran mula sa mga karating bayan ay sumama upang magpuri sa Panginoon. Naging pangunahing tagapagsalita si Pastor Gerardo Cajobe, presidente ng North Philippine Union Conference. Ilang dekada ng miyembro ng Lipa City Seventh-day Adventist Church si Brother Rodrigo Esmilio. Sa kabila ng edad, patuloy niyang naranasan ang pagpapala ng naging sapat sa mga lumipas na taon upang ang bahay-sambahan ay lumago. Bakas rin sa kanyang mga alaala ang mga karanasan nito bilang lumalaking iglesia ng Seventh-day Adventist sa lungsod ng Lipa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon hanggang sa edad kong itong 78 ay masigla akong nakikisama sa mga kapatid upang ang gawain ay lumaganap sa lalong madaling panahon. Ang pagkakaroon ng maalab na pananampalataya ang nagmitsa ng paglago na naipakalat sa kalapit na mga lugar sa lungsod. Ilan sa mga teritoryong ito ay ang Antipolo del Sur, Balete, Matahas na Kahoy at San Jose na ngayon ay mayroon ng mga sarili-sariling mga pulungan. Ilang mga lugar din ang nasuportohan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Medical Mission, Vacation Bible School at iba pang paglilingkod sa komunidad. Ang ating pong iglesia sa Lipa ay masigla na ginagawa at nakikisangkot ang ating mga kapatid sapagkat sila po ay kabahagi ng ating care group. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat sa 103rd, 103 taon ng ating pong iglesyang ito ay naranasan po natin ang kasiglahan, ang biyaya, pagpapala ng Panginoon
upang ang mga kapatid natin ay magpatuloy po sa ating gawain. Samantala, bago ang pagdiriwang sa araw ng pagkatatag, nagkaroon naman ng gabi-gabing pulong panalangin sa pangunguna ni Church Pastor Don King Fabella at Metro Lipa South District Pastor Rodel Honorica. Tinalakay ang mga topikong Living on the Judgment Day na nagpaalaala ng pamumuhay sa mga huling panahon at ang saligang doktrina ng Seventh-day Adventist. Bumabati po ako sa mga kapatiran ng Lipa Seventh-day Adventist Church dito sa Mother sa kanilang pag-celebrate sa ating ikaw 103 na anniversary ng pagkatatag ng ating Iglesia. Tunay ang Panginoon ay pinagpala tayo at tayo binigyan ng kasigasigan. Hindi lamang lumago kundi umunlad sa kakayahang tayo ay umabot sa ganitong karaming edad ng ating pagiging isang matatag na iglesia. Ang patuloy na pagpapala ng Panginoon ay tanggapin ng iglesyang ito. At sa kala ng tanggapan ng North Philippine Union Conference, kami ay nag-atid ng pagbati sa Lipa Seventh-day Adventist Church ng 103 Church Anniversary. Ang aming patuloy na dalangin at patuloy naming piniling sa Panginoon ay magpatuloy pa kayo. At naway ang patuloy ding pagsama ng Banal Espiritu ay inyong maranasan sa inyong mga pakikisangkot sa gawain ito. You are really chosen for God's mission. God bless you. Simula 1920, hindi lamang naging kanlungan ang bahay-sambahan ng Lipa Seventh-day Adventist Church para sa mga mananamba. Ito rin ay naging daan upang ipamalas ng Panginoon ang kanyang katapatan sa nag-aalam na pananampalataya ng mga tao na. At ngayon, sa kasalukuyan, patuloy nating idalangin ang gawain ng mga natira at magpatuloy na wang maglinas ang bawat isa hanggang sa ang Ebanghelyo ay magpakalat at ang balita ng kaligtasan ay maihatid sa buong mundo. Layo ni maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Teresa May Faina, nag-uulap para sa Hope Today and PUC News. Buong siglang pinangunahan ng mga guro at mag-aaral ng Legazpi Adventist Elementary School ang Sabbath program sa Legazpi Seventh-day Adventist Church. Ito ay upang patuloy na bigyang halaga at isulong ang Adventist education para sa mga bata. Ang ating kid correspondent na si Mon Leo Tugay ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Education on this earth is the beginning of a process that will continue for eternity on the new earth after Jesus' second coming. Isang kapurihan sa ating Panginoon ang pagkatatag ng Adventist School dito sa Legazpi City. Maraming mga mag-aaral ang pinagpapala ng Kristiyanong edukasyon. Nobyembre 2023, idinao sa Sabadong ito ang Education Sabbath na nagbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon ang mga mag-aaral na inihanda ng mga guro ng Legazpi Adventist Elementary School. Bawat baitang mula nursery hanggang sa ika-anim na baitang ay nagpamalas ng kanilang talento sa pagsasalita, pag-awit, pagtula at pananalangin. Saya ako ngayong Sabado dahil ako ay na-bless at na-excite sa aming ginawa at sa pagtulong sa amin ng Panginoon sa pagkanta. Ako ay masaya dahil nakapaglingkod ako sa Diyos ngayon. Educational Sabbath. Sa pangalawang serbisyo ng pagsamba, pinangunahan ito ng mga mag-aaral sa ika-anim na baitang. Ibinahagi ni Milka Bareha bilang batang mensahero ang minsahe patungkol sa kalayaan sa addiction na nakakasama sa ating pisikal na pangangatawan at kaisipan, maging ng espiritual. Kanyang idiniin ang pananagumpay sa mga bagay na ito ay ang paglapit at pagtitiwala kay Kristo. Mula sa Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si Mon Leo Itugay, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nanguna ang mga munting bata sa programa ng isang linggong pananalangin o Week of Prayer sa San Jose Seventh-day Adventist Church, San Jose Occidental, Mindoro. Ito ay sa ilalim ng Adventist Children's Ministries ng nasabing simbahan at naglalayong sanayin ang mga bata sa pakikisangkot at paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Myra Jim Tanyedo. Sa direktiba ng South Central Luzon Conference, ang Children Ministries Department ng San Roque SDA Church ay nagsagawa ng Week of Prayer ngayong 11 hanggang 18 ng Nobyembre taong kasalukuyan.
I will go, every child a disciple of Jesus. Sa pagkakataong ito, ang mga maliliit na bata sa Iglesia ng San Jose SDA Church ay naging kabahagi sa gawain ng ating Panginoon. Magmula sa pag-aawitan, pananalangin, maging pagbibigay ng mga mensahe. Isa nga dito si Gerald Sarabia, isang grade 5 student sa ating paaralan. Ako po ay nagpapasalamat rin po dahil po pinigyan po ko ng Panginoon ng katalinuhan at pinili niya rin po ako. Ako rin po ay gagalak na makita yung mga taong nakikinig sa harapan ko. At sana rin po yung mga kagaya kong bata mag-join sa ganitong gawain. Naisa katuparan ito sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga kaguruan at ng mga bumubuo ng Children's Ministries Department. Kasama ring sumuporta ang mga magulang ng mga bata. Ayon nga kay Sister Malu Terbio, sa ganitong klaseng gawain, mas napapalago pa ang spiritual na aspeto ng mga bata. Ang mga participants, inayos namin lahat para ready na silang lahat pagdating ng start namin ng week of prayer. So, maganda rin itong naging program na to kasi ang mga bata dito naging nag-grow yung kanilang spiritual aspect. So yung mga ideas nila, lalo na pagdating ng mga discussion, and yung mga bata nakapag-participate sa pag-serve sa ating Panginoon. Natuto silang kumanta, natuto silang mag-pray, speaker po sila gabi-gabi. Masaya ang mga bata, ganun din ang mga parents sa kanilang ginawa. So, nagpapasalamat ang Children Ministry Department dahil sa programang ito, nabigyan ng panahon ang mga bata para sila ay masanay bilang mga little disciples. Maliit man, ngunit mayroong malaking pusong handang maglingkod sa ating Diyos. Tunay nga na habang sila ay bata pa, mahalagang maipakilala sa kanila si Jesucristo at sila ay mahubog sa paglilingkod. Layuni magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagtipon ang mga Adventistang mula sa mga lokal na simbahan sa distrito ng Upper Laguna sa kanilang idinaos na fellowship sa Mayhay, Laguna. Doon ay naging sentro ng programa ang pagpapala at pangunguna ng Diyos sa pag-unlad ng Adventist Youth Ministries. Ang iba pang detalye ng kanilang pagtitipon, balitang may pag-asa ni Jason Montesines. Muling nagsama-sama ang mga kapatiran mula sa distrito ng Upper Laguna para sa kanilang distrito. Sama-sama at sabay-sabay din nila sa pinagdiwang araw ng Sabado at ganoon din naman sa panahon ng AY. Nagkaroon din naman nung hapon ng Bible Quiz Week at sa nagsama-sama ng mga grupo upang pag-aaral at balikan. Nila naman ang mga short Bible stories. Sa pangunguna ng district pastor na si Dale Barnedo, ay kitang-kita sa mga mukha ng mga kapatiran ang pananabik sa bawat isa at tunay na naging masaya ang kanilang naging district fellowship. Ang youth department ang siyang naatasan na mag-handle ng district fellowship na may temang Faith in Action, I Will Go With My Youth. At ang kanilang naging tagapaghatid ng mensahe ay mula sa tanggapan ng South Central Luzon Conference na si Pastor Salty Estrada. Ang Diyos ay napakabuti sa kanyang iglesia. Sapagat itong kinkinyong ngayon, ang tema ay I Will Go. At ang Diyos ay hindi nagkulang para ipaunawa sa mga kabataan, sa kapatiran, kung paano mabuhay sa limang araw na ang pananampalatay ay buhay na buhay. Kaya nga, laging ang papuri natin sa Diyos sapagkat siya ay hindi nagkukulang upang tayo ay gabayan. Nagpahayag din naman ng mga karanasan at pasasalamat ang ilan sa mga kabataan sa nasabing pagkakatipon. Ngayong hapon po ay nagkaroon kami ng nakita ang pagtutulungan namin bilang kabataan, gayon din ang pakipagtulungan ng mga nakakatanda sa amin. At na-refresh yung mga Bible stories na minsan at dati na rin namin nakalimutan. Hopefully ay patuloy na maging masigla ang mga kabataan dito sa distrito. Isang palang ito po dito ngayon ng itong pagtutulungan ng pagkakasama ng mga kapatiran. Magkaroon tayo ng mas lalong kasiyahan sa pagtuloy sa mga ito. Thank you.
Malaking bahagi ito para sa distrito ng Upper Laguna. Sa ganitong pagkakataon ay nagkakaroon sila ng may sigla sa pagtulungan sa gawain habang naghihintay sa pagdating ng ating balita. Lainin magatid ng balita may dalang pag-asa mula sa distrito ng Upper Laguna. Ako si Jason A. Montesines, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Isang fun run and walk for health ang masayang sinalihan ng mga Adventista at kanilang mga kaibigan sa Puerto Princesa, Palawan. Ang nasabing kaganapan ay bahagi ng mga programang nakalatag at inihanda sa pagdiriwang ng 14th anibersaryo ng Palawan Mission. Ang kabuuang detalye nasa balitang may pag-asa ni Eugene de la Cruz. Parti na ng taon-taong pagdiriwang ng anibersaryo ng Palawan Mission ang isang fun run and walk for health. Isa itong pagkilala sa kahalagahan ng pisikal na aktibidad para sa ating kalusugan, hindi lamang sa mga Adventista kundi para sa buong komunidad ng Palawan at Puerto Princesa. Kaya naman sa pagdaraos ng 14th na anibersaryo ng Seventh-day Adventist sa Palawan, isinakatuparan ang 6th Fun Run and Walk for Health. Nagsimula ang aktibidad sa maagang bahagi ng umaga sa Ramon V. Mitra Jr. Sports Complex. Nagtipon dito ang humigit-kumulang 265 miyembro ng komunidad at mga kaanib ng iglesia. Nagsama-sama sa layuning magsanay at magtaguyod ng malusog na pamumuhay. Mapabatang man o matanda ay hindi pinalagpas ang taunang kaganapang ito. Lahat ng fundraiser ng Adventist sinasalihan ko yan. Matagal ako nag-prepare kasi nag-prepare din ako para doon sa Batangas March na 102 kilometers. Nagkaroon man ng kakaunting pagbabago at adjustment sa mga preparasyon gaya ng schedule at ruta, napakabuti ng Panginoon sa agarang mga solusyon. Well, una sa lahat ay nais muna na ipasalamatan ang Panginoon sa naging tagumpay ng ating 16th na Fun Run Walk for Health. Nakita natin na every year, ito yung most anticipated na event ng ating pong misyon. Hindi lang ito isang kasiyahan para sa selebrasyon ng kabutihan at katapatan ng Panginoon, kundi isang pagkakataon din upang magkaroon ng malasakit sa kalusugan ng bawat isa. Isang mahalagang hakbang sa pagpapahalaga sa kalusugan at pagkakaisa ng komunidad. I've done this before and I always enjoyed it. That's why I'm here again. It's especially health. Running has helped me a lot, especially in the mind, emotionally. I feel much fitter. I have a business, so I need to stay fit and healthy and I need to think clearly. And running really helps me to stay fit and helps me with thinking. Gusto ko pong mag-participate dito sa takbo dahil nabalitaan ko po na may fun run sa Adventist. Ngayon po, nag-participate po ako, sir. Dahil ayon din po, sir, maganda rin po sa kalusugan, sir, na mag-participate po sa... Mabuhay ang 14th na taon ng misyon ng Seventh-day Adventist sa Palawan dahil sa katapatan ng may kapal. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, ako po si Eugene Joy de la Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nice ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Carl Lawrence Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.